May pupuntahan daw kami ni Rode, nagpasama sa akin. Ay, grabe naman to, oh. Guys, ito yung snow cheese nila. Kita mo naman, napapagpag pa yan, oh. Banat, kuya! Banat! Napanood yung vlog ko, eh. Pagkabanat pala, oh. Brother, pinatesting lang pala sa atin ni Rode yung paano magiging yung buhay niya as a sikat na vlogger. Ay, sa yung Enma. Gagi! Okay lang yun. Ha? So magiging ganito yung finish natin mamaya. Tapos na yung bike. So ito yung pinaka result. Ganda. I don't know if nakapansin nyo, wala tayo sa normal na lugar natin. Shoutout sa mga taga dito. Ano to eh, sa may Fairview, sa may FCM, FEU. Dito ako natulog sa tita ko ngayon kasi may pupuntahan daw kami ni Rode, nagpasama sa akin. Eh total, bakasyon naman natin. Problema ko lang ngayon, wala pa rin yung laptop ko. So di ko alam kung kailan ko ito ma-upload. Kala ko makapag-rides-rides tayo ng matindi-tindi. Nag-uulan naman. Buti na lang naka-scooter tayo para... Hindi tayo medyo nanghihinay. Although nanghihinay ako kasi bago siya eh. Pero dito naman gawa ito eh. Built naman siya sa mga ulan-ulan. So, keri-keri na. At least di tayo mga nguba na mapuputikin yung likod natin. Kita lang kami ni Rode dito sa The Republic, guys. So, bisitahin muna natin si Boss Pat ng The Republic. Yung gumagawa ng ating merch, guys. By the way, if you guys are still interested, available sa Shopee natin yan. Nalabas ko na lang yung pwede nyo i-type sa Shopee. Ayan, nandyan. Nalaki na pala ng mga ginagawa dito. Mga station ng LRT ata to or MRT. Pag sinabi mong Fairview, lagi tumatatak sa isip ko, Farview. So diba, from a person na coming from deep south, Las Piñas ako eh. Ito na yung isa sa mga last city bago ka lumabas ng Metro Manila eh. Pupunta lang naman ako dito sa Fairview pagka pinupuntahan ko yung tita ko, which is dun nga ako natulog ngayon. Isa sa mga gusto ko dito sa Fairview, dito mo makikita talaga yung mga murang gasolinahan. Diba natin yung Infinity? Maka dito branded ha, pero ano mo yun. Tignan mo yung 95 nila. 52. Sa iba, nasa ano pa. Pag branded yan, Shell Petron, mga nasa around ano yan. 60 pa ata, 64, 67. Pinakamataas ko, nasa 70. Nasa 70 mark pa. So kung gusto mo magpag-gas, dito, solid dito. Pura ng mga gas dito, ito 54. Pinakamataas niya 54. Yung 53 niya, 95. 53, oh. Ay, sobra na. Sumobra tayo. Counterflow. Itaewon Chicken, ALX Auto Sports. Ayan, dito muna tayo. Ay, grabe naman to. Pogi. The Republic Apparel. Shout out. Hello, madam. Hi, guys. So, dito kami ngayon sa The Republic with Brother Rode. So, yung tropa natin, napapalakas. Ay, hindi, pre. Bigla naka The Republic, bigla. Hindi, sakto kasi, pre. Pag kukuha ko ng mga damit, jersey. Ito na una. Ano yun na una? Legit ko agad. Legit yan. Sakto. Legit, pre. Legit. Walang halong ano. Big shout out kay Boss Pat. So, dito sa shop niya, guys. Ang dami niyang dahil pala dito. Hindi lang siya apare. So, pero technically, ito yung main hub ng The Republic. Ito yung sa labas. Isa siyang malaking detailing room, car wash. Ganyan. Yung mga jersey ni Sir Pat, oh, mga The Republic. Maraming choices dyan, maraming designs. Check out nyo lang yung page ng The Republic. Kasi iba-iba din yung tela, may ganito silang tela, yung parang silk. Tapos meron sila yung parang air-cooled, yung butas-butas. Then mga accessories para sa mga kotse nyo, o mga films, mga ano to, yung mga tints. May mga busina, basta mga ano to, mga accessories para sa kotse nyo, mga alarm, turbo timers. Yeah, mostly mga ganun, busina. Ito daw, itong Mitsuba na to. Ito, trip na trip ko to dati. Itong Mitsuba na yan, cost around 15,000. So dito kayo nakarwash yung mga bikes. Hi, Miss Aisel! Hanapin niya lang si Miss Aisel pagka pupunta kayo dito. Ayan. So right now, kinakarwash muna yung mga bikes natin. So technically, habang nagpapalinis kayo ng mga kotse nyo dito, pwede kayo tumambay dito, kumain, coffee. Ito yung vibes niya, guys. Oh. O, diba? Ang ganda. So, order tayo ng coffee. Tapos, ito sobrang solid ng mga chicken. Natry ko na dito. Ito yung mga ano, boneless chicken. Yan, ito yung mga flavors. Meron silang half, meron din silang pang whole. So, yung half nito, madami na eh. Yung whole, sobrang dami. Uy, grabe naman to. Paano yung naubusin niya? Grabe naman, no? So, guys, ito yung snow cheese nila. Kita mo naman. Napapagpag pa yan, oh. Diba?
Tapos ito yung soy garlic. Guys, punta kayo dito ah. Again, sa ano to? ALX Auto Support Center. Narod kay Boss Bat na. The Republic number? 1. Along Commonwealth. Search nyo lang sa Google Maps or sa Waze. Saan nga tayo ulit pupunta, pre? Herco? Ayun, nag-detail sa'yo? Bakit? Ay, na-detail na yan ah. Ayun, helmet mo. Check ko yung busita ko dito. Ah, oh, samahan daw natin si Rody guys sa Herco Detailing Shop. Dito yan sa may Valenzuela yan, pre, no? Malapit lang Valenzuela, sakto sa Fairview naman tayo. Madam Hazel, oh, thank you po. First time ko lalayo ng ganito kalayo na gamit scooter, ha? Kahit nga sa big bike, di ko nararating tong ganitong kalayong ruta. First time ako nakakadaan sa mga ganitong kali, ha? Technically, ito ang unang punta ko sa Novaliches, guys, gamit ang isang motor. Never niyo ako nakitang nagmotor dito gamit ang ating Ducati. Ito ata talaga ang mga benefits ng having a scooter, you know? Having a small CC. Oh, grabe ito, oh. Ang galing, oh. Mga dinadaanan ni Rody, ano eh. Mga shortcut to, eh. Punta tayo ng Herco kasama si Rody. Kaso nang iiwan si Rody. Ayan, tumalbog ka tuloy. Banat, kuya, banat. Oy, aso. Sa scooter nga lang guys, lalo sa mga tahimik na scooter, minsan hindi mo rin marinig yung mga nakakasabay mo. Hindi mo alam na nakakat mo na pala sila. Eh lalo pa yung mga ibang rider, hindi masyadong buhay busina. Tulad yan, di ba? Sanay tayo dati, napasok lang ng pasok. Inaamin ko, nakakatang ko sila pag dito. So ginagawa ko talaga, nagsusorry ako. Kasi tek, totoo namang di ko sila nakikita eh. Saan tayo? Ha? Para maramdaman mo yung takbo. Ano? Para maramdaman mo yung muffler. Ano? Saan tayo? Oh, sige. Swap daw kami ni Rody ng bike. Ano, huwag huwawasiwas ah. At susundan ko lang yung Waze. Try natin si Dagul. NMAX naman tayo, NMAX Gaming. Ha, ganito pala yung tsura pagka meron kang nandito yung cellphone mo para sa navigation, no? Ha? Susi gago. Nandito? Oh gosh. Parang mas komportable itong NMAX. Parang relax lang ako dito. Oo, maganda lang yung upuan niya. Na ano, naka-bosbato sa ito na ano, custom seats. Tapos yung muffler nito naka E-Tech. Baka naman, charot. Maganda to guys, yung tamang may tunog lang yung motor. Hindi naman super tahimik para naririnig tayo kahit papaano. Ayan o. Ano bang mods na ginawa dito sa motor ni Rody? Ramdam ko yung hatak niya. Very responsive. Ewan ko kung naka-remap to eh. Saan ba tayo, Rody? Putek. Anong mall na ba to? SM Novaliches. Putek. Nakakarating na tayo ng motor ng SM Novaliches ba? Itong si Dagul, yung NMAX ni Rody, naka-rimset to. Yung dream rimset natin, yung Rayos. Hindi ko alam kung anong difference nito sa normal na rim or sa normal na mags. Kasi hindi man natin na-feel yung NMAX sa normal na mags. Kung i-compare ko siya sa ADV, I'm not sure ha, kung valid yung comparison ko or incomparable yung NMAX tsaka ADV. Pero sa ADV kasi, sobrang gaan ng manubela nun, sobrang ganda ng handling. Dito kasi medyo stiff. I don't know if at ang cases ganun sa NMAX or maganda ang handling ng NMAX prior upgrading sa mga nakarayos. Yun sa ADV, pagka naparayos natin yun, mako-compare natin yung difference ng handling pag nakarayos sa stock. Naririnig nyo ba yung tunog? Ay no. Hindi siya bulahaw, pero meron siyang tunog. Hindi naman yung super tahimik na scooter. Diba? Hindi pa pagka na-checkpoint ka na may decibel meter, hindi ka na makakabahan. Kasi for sure, pasok pa rin siya sa required decibel. Wait lang, tabi tayo. Napanood ko yung vlog ko eh. Talaga? Yung muffler mo. Ha, talaga? Sorry na, ano lang. Okay lang. Na, yun ang naiwan. Sorry. Ingat. Napanood daw ni kuya yung ano, nagpaayos ako ng upuan. Eh, wala pa namang pinapaayos sa ADB. Pagkama lang pa nga, oh. Brother, ibang klase talaga si Dagul, oh. Nakakatawa yung experience natin dito, ah.
Oh, palita tayo. Napagkakamalan ako dito ng sikat eh. Hindi naman ako sikat. Okay naman sa akin yung maging ano, pina-experience mo sa akin na maging sikat kahit for a while. Ay, ay motor. Okay naman. Back to regular programming. Pina-testing lang pala sa atin ni Rody yung paano maging yung buhay niya as a sikat na vlogger. Ay, Esteo NMAX na naka-rimset. Isa sa mga gusto ko dito sa ADV guys is napakalaki ng turning radius niya. Kaya yung mga alanganing likuan, kayang-kaya niya. Para sa akin, malaking tulong sa kanya. Pero minsan, may disadvantages yung malaki yung radius. Minsan, nakakailang yan. Layo na nararating natin, Rody. Mga tipong ganyan, no? Yung mga alanganin, sa hiliko kang ganyan. O, di ba? Laki. Nakakatuwa. Sir, may sticker ka, sir. Sticker. Sana ba to? Hive Plaza. Ayun, Bamboo Street, Herco, Motorcycle Trading and Ceramic Coating. Ito pala yung lugar ni Herco. Ha, ganda ng garahe ni Herco ah. Wait, papagawa na ako ng motor. Ha? Ano ba gagawin mo dito? Ay, motor at helmet. Ano gagawin mo? Ceramic. Ikaw? Ako. Tapos, tama ko na yung motor. Hulul! Ganun, digit. Huwag na, baliw. Gift. Bagi. Okay lang yun. Ha? Okay lang yun. Si Marco na bahala. Ha? si Marco na bahala sa motor mo. Legit. Para kahit yung pagkabuti, kailangan protektahan. Kailangan gawang hair ko dapat. Gagi, legit pala pare. Sabi ko siyempre, pumunta ka sa hair ko, diretso gawa dito. Grabe. Hindi ka pwedeng uuwi nang walang ginawa sa motor mo. Kasi kanina, nandyan lang yan, pero paglingon ko, naka-tape na oh. Dahil yan kayo, madam. Ayun oh. So guys, dito tayo sa Herco. Yan. Kita nyo naman, ginagawa na yung ating motor. Ito sila kuya. Shoutout kina kuya. Yan. Dalawa na silang tumitira para mabilis daw. Madam. Yes sir. Una-una, maraming salamat. Walang problema. Pero, ano bang gagawin natin sa motor natin? Since matte kasi yung kulay ng motor mo sir, medyo mahirap siya i-maintain. So, ang gagawin natin, i-gloss natin sa mapakita namin sa inyo mamaya yung difference ng glossy sa kamay. Mas madami siyang benefits, mas madali siyang linisin. Ang matte glossy natin sir, plus 300 lang. Pero magkano ang talagang ceramic coating dito? Ang presyo natin sir is 1699 lang. 1699 for ADV? Opo. Tapos kapag mga Mio lang, 1499 lang. 1499. Mas mura. Gloss finish yung matte plus... Alis 300. So, take around 2,000. Opo, sarado. So, reason break. Ito yung bat niyo, pre. Pero after nito, pre, magiging guaranteed ako. Ito, pag-loosin niya ako. Ngayon din yan. So, makita mo, di ba? Ito rin, no? Mat, ginag-loss. Ah, ito rin, ginag-loss. X-Max to, madam, no? Pinipenta to, madam, di ba? Opo, for sale din. For sale. May gusto, 165 ko na lang. 165, oh. Kontakin niyo si Herco. Yan, sa kanila to. 300. 165,000, guys, oh. Pinapaganda muna bago ibenta. So magiging ganito yung finish natin mamaya. Madam, yung mga ganitong gloss natin, paano siya inaalagaan? Usually sir, kasi kapag naka-coating ka na, mabilis na siya talaga alagaan. Pwedeng tubig-tubig na lang, kahit hindi mo na nga siya linisin ng sobra eh. Kasi makikita mo yan, babaksak na lang yung tubig. So, wag lang yung laging na arawan, nauulanan. Tapos kaya ganyan, bago siyang coating, ano yung dapat iwasan or dapat gawin? Maganda sir, iwasan muna natin hawak-hawakan. Okay. Kasi kahit na napatuyo na natin siya dito, malambot pa rin siya. Okay. So may possibility na yung fingerprint mo dumikit, tapos hindi na matanggal pag nanigas na talaga. Okay. Huwag muna sir, paulanan. Huwag muna. Kung maulanan man, balawan lang ako. Iwasan natin, gamitin pa ulit-ulit yung basahan. Mm-hmm. Kasi doon nakakakuha ng dirt gas. 7 days talaga. 7 days kulang, wala mo nang kahit anong chemical, sabon, tubig-tubig lang. Tubig-tubig one lang. One day, mas maganda po, wala mo nang tubig. Hayaan nyo lang po. Maintenance naman sir, meron din tayong libre maintenance. After 6 months,
libre yun, gagawin natin is booster, i-recoat natin. Ah, ganun. After yung warranty na 6 months, magkano na yung parang pang-maintenance na? Ang succeeding na natin sir is nasa 600 to 1,000. Depende siya sa case ng motor mo eh. Okay. Kaya ibabox natin siya ulit. Guys, ito pala si Sir Marco. Magaling pumili si Madam eh, ano? Pogi yung Marco. Ayan guys, sa mga owners, si Sir Marco. Ayan, thank you sir ha. Thank you, thank you. Ito kasama natin si Sir Sunny ng Herco. Gloss na siya from matte. Ganda ng finish niya guys eh. Nakita niyo ba yan? Para sa akin, gumanda siya lalo guys. Kasi yung mga kantuhan niya dito, lumitaw talaga. Diba? Ayan eh. Ito, ito yung gamot na ina-apply natin. Pinaka-ceramic. Ayan, ganyan sila mag-apply. After natin pahira ng pinaka-coating, ngayon next step natin is ilulutuin naman natin siya. Ayan. Okay guys, dito pala, pag dito kayo nagpa-ceramic ng motor, kung gusto nyo pa-ceramic yung mga helmets nyo, pwede siya. Technically, helmet coating is plus 299 na lang siya. Helmet lang yung papa-ceramic mo, magkano siya bro? 500 pesos. Kung helmet lang ha, wala kang pina-ceramic na iba. Pero kung dito mo pina-ceramic yung motor mo, 299 na lang yung helmet mo. Good deal. Alright guys, so big shoutout again sa Herco. Tapos na yung bike, so ito yung pinaka-result. Oh shit. Grabe naman to sir. So, technically, yung matte finish ng EDV 160, ginawa na natin siyang glossy. Di ba? Angas. Ganda. Boss JP, tsaka Boss Ani. Sobrang thank you. Tandala. Ito, hahanapin nyo. Dapat sila yung mga gagawa ng motor nyo. Kung gusto nyo ganito yung finish, ito, hahanapin nyo sila. Meron tayong additional na 299 para sa mga helmets natin para makintab din. Punta kayo si Boss Ani, oh. Ito mo naman, oh. Kintab ka agad, oh. No? Lubas yung pagka-carbon nyo. Unas pa lang po yan. Wala pa siyang ceramic. Oh, wala pang ceramic yan guys. Oh. Pero grabe. Hindi naman to. Oh. Pero satisfied ka naman sa ginawa nila. Grabe oo. Oh. Solid yung ano. Solid. Solid yung binahay ko from last Las Piñas to Valenzuela. Oh, syempre. Tinalo, di ba? Ito naka-mat to. Hindi mo naman o. Oh. Hintab, di ba? Pwede ka man nalamin pare. Ito sobrang hintab niya. Solid. Iba na, no? Iba. Mauulan. Ayoko muna umalis. Ilabas. Kasi mabubuti ka eh. And guys, if plan yung magpa-ceramic, for ADB 160 particularly, nasa 1.7, yun na yung pinaka full bike na yun, yung process na ginawa ni Brother Sunny. Wogi na yung motor mo. So ito from ADB 160 matte to ADB 160 glossy. Comment down below guys, ano masasabi nyo sa pinagawa natin sa Herco. So again, Herco is located dito sa Valenzuela. Search nyo lang to sa Waze or sa Google Maps. Lalabas naman yan. So again, thank you Sir Marco and Miss Hershey for this wonderful job. Na Brother Sunny and JP. See you sa next video. Bye, safe, keep safe. Ngayon mo na guys, paalam mo na. And I'll see you on our next video.